taong 1988. Itong mga panahong ito, kasalukuyang inaayos ng ama ni Nognog ang kanyang grupo sa kanilang tinitirhan. Medyo marami na kasi sila noong mga oras na yon, gawa ng may isang angkang umanib sa kanilang uri. Di naman ito pwedeng pabayaan ni Gonzalo sa kadahilanang yon ang kanyang naging pasya nang mapaslang niya ang gabunang pinuno ng mga ito. Sa pagsapit ng gabi, umaalis si Gonzalo sa kanilang tahanan. At sa pagsapit ng umaga, bumabalik ito sa kanila upang magtrabaho. Hating-hati noon ang responsibilidad ni Gonzalo sa kanyang pamilya at sa kanyang grupong itinatag. Sa sobrang dami noon nila Gonzalo, halos magdikit-dikit na ang mga kubong tinitirhan ng kanyang mga tagasunod. May kukumpara ang tinitirhan noon ng mga kasamahan ni Gonzalo sa lugar ng Dueñas sa Iloilo. Dahil sa pag-aklasa noon ng mga rebelde sa gobyerno, labis-labis na naapektuhan ang tirahan nila Gonzalo. Kaya siya pabalik-balik sa kanilang lugar tuwing gabi, sa kadahilanang nagbabantay sila sa mga rebeldeng maliligaw sa kanilang pugad. Ayaw na ayaw ni Gonzalong malagasan ang kanyang uri dahil sa wala naman silang ginagawang masama. Hindi sila nambibiktima ng mga baryong malapit sa kanila, bagkus ay tumutungo pa ang mga ito sa ibang baryo upang kumuha ng kanilang makakain. Hindi naman araw-araw kumakain ang mga kasamahan ni Gonzalo ng tao dahil nililimitahan niya lamang ang mga ito. Kapag meron silang nakuhang biktima, inuunti-unti nila ang pagkain dito at ang iba sa laman ng taong kanilang kinatay, nilalagay nila sa ibang pagkain upang maihalo lamang. Sapat na ang malasahan nila ang karne ng tao upang kahit papano'y mapuna ng kanilang gutom. Isang araw, habang papauwi sila Nognog, bigla silang napatigil sa kanilang paglalakad. Meron kasi silang nasipat na mga armadong bandido na kasalubong nila sa daan. Ang ginawa noon ni Gonzalo, tinago niya ang kanyang anak sa kanyang likuran upang hindi ito mapagdiskitahan. Paglapit ng mga bandido, pinili ni Gonzalong huwag tingnan ang mga ito habang naglalakad papalayo sa kanilang kinaroroonan. Manong, pwede ho bang magtanong? May alam ka bang tribong nakatira sa bundok na yan? Wika ng isa sa mga bandido habang tinuturo ang bundok na tinitirhan ng kanyang mga kauri. Nang makita ito ni Gonzalo, bigla siyang natigilan dahil alam niyang yon ang tirahan ng kanyang mga kasama. Kung tutungo ang mga bandidong yon direkta sa kanilang pugad noong araw, ay maaaring hindi niya mapigilan ang mga ito sa kanilang gagawin. Kung lilipulin ng mga bandido ang mga tauhan ni Gonzalo, ay maaaring magawa nila ito dahil sa umaga pa noong mga oras na yon. Kahit matatalas ang pakiramdam ng mga aswang at pandinig, hindi nila ito magagamit kapag umaga sa kadahilanang yon ang sumpa sa kanilang uri. Tanging lakas lamang ng pangangatawan ang maaasahan ng grupo ni Gonzalo kapag umaga. Pero ano ang laban ng lakas nila sa mga armas ng bandido? Yan ang katanungang bumalot sa isipan noon ni Gonzalo. Kung kaya't hindi niya agad nasagutan ang sinabi ng isa sa mga bandido. Nang mahimasmasa na si Gonzalo, doon siya nagwika ng, Pasensya na ho ah. Hindi ko po alam eh. Sa pagkakaalam ko, Ginoo, wala pong nakatira dyan. Sagot naman ni Gonzalo. Ganun ba? Hindi bale. Sige manong, mauna na kami. Sagot nito. Matapos nitong makapagsalita,
Agaran din naman ang pag-alis nito sa kanilang kinaroroonan. Dali-dali naman noong umuwi sila Gonzalo upang makabalik siya sa pugad ng kanyang grupo. Halos takbong kabayo noon si Gonzalo. Maabutan lamang ang kanyang mga kasamahang buhay at ligtas sa panganib. Hindi naman noon umiimik si Nognog sa kadahilanang nakwento na din kasi sa kanya ng kanyang ama kung ano ang laman ng bundok na tinutukoy ng mga bandido. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, agaran ding umalis si Gonzalo upang tunguhin ang lugar ng kanyang grupo. Dumaan siya sa iba't ibang parte ng bundok upang hindi niya makasalubong ang mga bandido sa daanan. Magiging delikado ito para kay Gonzalo dahil maaaring mamukaan siya ng kanyang kausap na bandido na siyang magre-resulta sa kanyang kamatayan. Alam ni Gonzalo na malulupit ang mga bandido, lalo na sa mga taong nakatira sa mga bundok. Habang nananakbo si Gonzalo sa bundok, panay ang pag-isip niya sa kanyang mga kasama at pagmasid sa paligid. Nakikiramdam din siya sa mga ingay sa paligid upang kahit papaano'y alerto siya sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Isang oras lamang ang lumipas, nakarating na si Gonzalo sa pugad ng kanyang mga kasama. Hindi nito nagawang magpahinga sa kanyang pagtakbo dahil sa pagmamadali. Nang makita siya ng kanyang mga kasama, agaran din siyang nilapitan ng mga ito. Magandang hapon, Ginoong Gonzalo. Masyadong maaga pa yata ang dating mo ngayon. Bungad na wika ng isa sa kanyang mga tagasunod. Nang marinig ito ni Gonzalo, napangisi lang naman ito at nagwika ng... Ihanda mo ang kilusan. Meron tayong paparating na mga pagkain. Nakangising wika dito ni Gonzalo. Matapos yan, agara namang tinugo ng kanyang kasama ang kanyang sinabi. Pagpasok ni Gonzalo sa kanilang pugad, sinabihan niya ang lahat ng naroon na merong grupo ng bandidong paparating. Imbis na matakot ang mga kasama noon ni Gonzalo, ay tila ba nagbunyi pa ang mga ito sa kanilang mga narinig. Animo'y hindi na makapaghintay ang mga kasamahan noon ni Gonzalo para sa mga karneng paparating. Pagsapit ng alas 5, doon na sinimula nila Gonzalo ang kanilang ritual sa pagpapalit ng kanilang kaanyuan. Sabay-sabay noon na nag-uusal ang mga kasama ni Gonzalo para sa pagpapalit ng mga ito ng kanilang anyo. Ang ibang nakapagbuhos na ng langis sa kanilang mga katawan ay ang naunang nagbantay sa bukana ng kanilang tinitirhan. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla nang lumakas ang tensyon sa loob ng pugad nila Gonzalo. Meron ang nag-uungawang mga kasama nila na parabang mga baliw ang mga ito. Ang iba sa mga malalakas na kasama noon ni Gonzalo ay nagsitakbuhan na papaikot sa kanilang pugad. Si Gonzalo naman noon, nananatiling nagmamasid lamang sa paligid. Nais niyang makapaghanda na muna ang lahat ng kanyang mga kasama bago siya gagawa ng kanyang susunod na plano. Ginoong Gonzalo, nais mo na bang sugurin namin ang mga bandido? Tanong ng isa sa mga kasama ni Gonzalo sa napakagaspang nitong tinig. Huwag na muna. Hayaan yung lumapit sila dito upang hindi na tayong mag-abalang bumaba pa sa ating tirahan. Ramdam kong papalapit na ang bandidong grupo sa lugar na ito. Sagot naman ni Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas. Napagpasyahan na noon ni Gonzalo na magpalit ng kanyang kaanyuan. Dahil siya lang ang nag-iisang gabunang binabalot ng kadiliman ang buong katawan. Napagpasyahan niyang magpalit na ng anyo upang magmasid sa paana ng bundok.
siya na muna ang gagalaw upang hindi siya matunugan ng mga bandido. Dahil sa medyo may kadiliman na noon sa kabundukan, kaya magiging pabor ito para kay Gonzalo. Bago siya umalis sa kanilang pugad, nagbilin pa ito ng mga gagawin para sa kanyang mga kasama. Huwag kayong masyadong bababa ng bundok. Hayaan niyong trabahuhin kong mag-isa ang mga bandidong ating kinakalaban. Alalayan niyo lamang ako sa aking gagawin. Ayokong may mapahamak sa inyo, kaya kung maaari, huwag kayong magpadalos-dalos sa gagawin niyong desisyon. Tandaan niyo, mas mabilis ang bala kaysa sa talas ng inyong mga paningin. Bili ni Gonzalo. Kasabay ng pagsalita nito ay ang pagtakbo nito pababa sa bundok. Ang mga mandirigmang aswang na nasa grupo ni Gonzalo ay piniling samahan siya nito upang makapagbigay ng tulong kapag kinailangan. Ang mga ordinaryong aswang naman na nasa pugad nila Gonzalo, hindi na muna nila ito hinayaang lumabas dahil baka sa ito ay mapahamak. Nang marating ni Gonzalo ang paana ng kabundukan, agar naman niyang nakita ang grupo ng mga bandido na namamahinga sa paana ng bundok. Animoy gumagawa ito ng kanilang plano sa gaganapin nilang pagsalakay sa kanilang pugad. Iisa lamang ang nakasinding sulo ng mga yon, kaya umaayon talaga kay Gonzalo ang pagkakataon. Pinili na muna noon ni Gonzalo ang magmasid upang malaman ang mga susunod na gagawin ng mga bandido. Bukod sa karning inaasam noon ng mga kasamahan ni Gonzalo, ay balak niya ring kunin ang mga armas nito upang magsilbing armas ng kanyang grupo. Mas mainam na meron silang barel upang kahit papaano'y makayanang ipagtanggol ng kanyang mga kasama ang kani-kanilang mga sarili kapag umaga. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, biglang nagsitayuan na ang grupo ng mga bandido. Nasa itaas noon ng puno si Gonzalo habang nagmamasid. Maya-maya pa ay tumalon ito sa mga talahib upang magkubli. Rinig na rinig noon ni Gonzalo ang sinasabi ng mga bandido. Nalilipuli nila ang baryong kanilang hinahanap. Ang pagkakaintindi noon ni Gonzalo, merong isang taong nagbigay pabuya sa kanila upang patayin ang lahat ng taong nakatira sa bundok na yon. Dahil sa narinig ni Gonzalo, mas lalo pang tumindi ang kanyang galit para sa bandidong grupo. Naghintay noon ng tamang pagkakataon si Gonzalo upang matagumpay niya itong malipol sa lalong madaling panahon. Nang akmang papasugod na noon si Gonzalo, bigla siyang natigilan nang magwika ang isa sa kanyang mga kasama ng, "Ginoong Gonzalo, hayaan niyo kaming sumali sa labanan. Huwag niyong isipin ang aming kaligtasan. Bagkus ay isipin ninyo ang susunod na henerasyon ng ating angkan." Nang marinig ito ni Gonzalo, doon na nila isinigawa ang kanilang plano. Ang unang ginawa noon nila Gonzalo ay ang pagpapakawala ng mga pag-ungol sa paligid upang magsilbing babala at takot sa mga bandido. Agara namang napatigil noon ang mga bandido nang marinig nila ang kakaibang alulong na nanggagaling sa kasama ni Gonzalo. Pilit na nagmasid ang bandidong grupo sa paligid pero wala silang nakitang nilalang. Dahil sa purong itim si Gonzalo, siya na muna ang naunang pumatay sa mga bandido upang kahit papaano'y mabawasan ang bilang ng mga ito. Agaran niyang nilapitan ang nasa panghuling hanay at hinila niya yon ng mabilisan patungo sa mga nagsisilakihang puno. Hindi na nagawang makasigaw ng lalaking yon dahil sa agarang pagkagat dito ni Gonzalo sa leeg na siyang naging sanhi ng kamatayan nito.
Kasabay ng pagkamatay ng lalaking yun ay ang pagsisigawan ng mga bandido dahil sa kanilang mga nakita. Nagsilusob na kasi ang ibang kilusa noon nila Gonzalo upang pagpapatayin ang mga ito. Agaran din namang bumalik si Gonzalo sa labanan upang matulungan ang kanyang mga kasama. Pinagtatagpas niya ang mga ulo ng mga bandido upang mabilisang mabawasan ang mga bilang nito. Sa pagkakatanda ni Nognog, 19 na katao ang kaharap ng kanyang ama at grupo nito noong mga oras na yon. Ang iba sa mga bandidong nakakalaban ng mga kasamahan ni Gonzalo ay dinadagit at dinadala sa mataas na bahagi ng bundok, tsaka ito ihuhulog. Halos magkalasog-lasog ang mga katawan ng bandido kapag nahuhulog ang mga ito sa bawat sanga ng punong nabubuhay sa paana ng bundok. Dahil sa walang sawang pagpapaputok ng mga bandido, kaya mabilisan silang naubusan ng bala. Nang maramdaman nila Gonzalong hindi na makapagpapakawala pa ng putok ang mga ito, ay nagsimula na silang palibutan ang mga bandidong natitirang buhay sa labanan. Doon napansin ni Gonzalo na ang kumausap sa kanyang lalaki noong umaga ay buhay pa. Dali-dali niya itong nilapitan at kasabay nito ang pagpapalit niya ng kaanyuan. Gulat na gulat noon ang mga bandido nang makita nilang lumitaw sa kadiliman itong si Gonzalo. Paglapit nito sa lalaking yun, bigla itong nagwika ng, "Hindi na dapat kayo tumuloy. Tingnan mo na pala ng grupo mo dahil sa inyong kapangasan. Alam mo, Manong, may mga bagay sa mundong ito na kailanmay hindi nyo magagawang gapin. Ang pagpasok ninyo sa teritoryo namin ay nangangahulugan ng pagpasok nyo sa impyerno. Hindi nyo ba nabalitaan ang mga sabi-sabi sa bayan? Walang sino mang pumapasok dito magmula noong kami ay dito nanirahan. Pasensya ka na, Manong. Walang kabayaran ang pagtangka ninyo sa buhay ng aking mga kasama. Ngayon, kung ilalahad mo kung sino ang nag-utos sa inyong gawin ang bagay na ito, ay baka hayaan ko kayong makalabas ng buhay sa bundok na ito." Wika ni Gonzalo. Halos hindi noon makasagot ang mga natirang buhay sa grupo ng bandido dahil sa sobrang takot. Ang iba kasi sa mga kasama noon ni Gonzalo ay nananatiling nasa kanilang demonyong kaanyuan habang nakapalibot sa mga ito. Animoy mga gutom na aso ang mga yon dahil sa walang putol nilang paglalaway. Kahit gano'n ang sinabi ni Gonzalo sa mga ito, wala siyang nakitang pagtutol sa kanyang mga kasama dahil sa kanyang mga sinabi. Lahat kasi ng nasa ilalim noon ni Gonzalo ay nagtitiwala sa kanya at sa kanyang mga desisyon. Ilang beses na nilang nasubukan ang kakayahan ni Gonzalong mamuno, kaya hindi na nila nagagawang questionin ang plano nito para sa kanyang grupo. Ilang minuto pa ang lumipas, napagdesisyonan na ng lalaking yon ang magsalita. Si Don Padre nag-utos sa amin. Nais niyang ipapatay ang lahat ng nakatira dito upang magawa niyang plano sa bundok na inyong tirahan. Gagawin niya kasi itong kuhaan ng mga materyales para sa negosyong kanyang itatayo. Sagot naman ang lalaki. Nang marinig ito ni Gonzalo, labis-labis na lamang ang galit niya sa taong nagtangkang sirain ang kabundukan na kanilang pinangangalagaan. Alam ni Gonzalong maraming mga engkantong nakatira sa bundok na yon, kaya hindi niya hahayaang merong sumira dito. Matapos itong makapagpaliwanag, nagwika si Gonzalo ng, "Gawin niyo na ng mabilis. Patayin ang lahat ng yan!" Nang marinig ito ng kanyang mga kasama,
Agad din namang pinagkumpula ng mga ito ang natitirang bandido. Hindi na nagawang makasigaw pa ng mga ito dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Kasabay ng pagtalikod ni Gonzalo sa lugar na yon ay ang pagtatak niya sa kanyang isipan sa pangalang Don Padre. Yon ang ninais niyang patayin upang matigil na ang lahat ng pagtatangka sa bundok na tinitirhan ng kanilang grupo. Nang malipol na nila Gonzalo ang lahat ng bandido, inihiwalay nila ang mga armas nito sa kanilang mga katawan. Parang langgam sila noong nagdadala ng kanilang mga makakain patungo sa kanilang pugad. Napakasaya noon ang angka ni Gonzalo dahil sarami ng karne ng tao ang kanilang pagpipiestahan noong gabing yon. Hindi naman noon pwedeng kumain ng tao si Gonzalo sa kadahilanang hindi pa sumasapit ang susunod na buwan. Ikakasira din kasi ng bait ni Gonzalo ang pagkain ng karne ng tao kapag ito ay kanyang sinobrahan. Habang pinagpepiestahan ng mga kasama ni Gonzalo ang karne ng mga bandido, nananatiling nanonood lamang ito sa kanila. Pinuno, talaga bang hindi ka sasabay sa pagdiriwang na ito? Wika ng isa niyang kaanib. Hindi na. Kaya niyo na yan. Alam mo naman ang batas ng gabunan, hindi ba? Sagot ni Gonzalo. Tumawa lang naman ang kasama niyang yon nang marinig ang kanyang sinabi. Dali-dali din siya nitong nilisan upang makabalik sa hapag kung saan nakaratay ang mga bangkay ng bandido. Habang nakatitig dito si Gonzalo, hindi niya pa rin maalis sa kanyang isipan ang kanyang mga nalaman. Animoy, hindi siya noon malalagay sa tahimik kapag hindi niya nagawang paslangin ang taong nag-utos sa mga bandidong sila ay lipulin. Matapos ang pagdiriwang, itinapo na ng mga kasama ni Gonzalo ang mga buto ng kanilang kinain. Kinaumagahan, maaga pang sinamahan si Gonzalo ng kanyang mga kasama pabalik sa kanilang tahanan. Nadat na nitong naghahanda ang kanyang mag-ina ng kanilang makakain noong mismong umaga. Okay, sorry ah, wala tayong shoutout ngayon kasi kinoconsider ko si ang ama kong gabunan na series eh. Pero huwag kayong mag-alala, meron na tayong 5 pero hindi ko muna siya lalapag kasi maglalapag tayo ng isa pang story tapos dun ko kayo siya shoutout. Doon pa rin ako kukuha sa ang pangit na anak ng aswang. Okay, kita-kits tayo ron. Salamat.